Hi, Hino, kumusta ka? Guys, eto na naman bago nating sharing, guys, panibagong vlog. Guys, dahil marami din naman kasing nag-request din sa atin na nag-upload tayo ng puto cheese, tapos gusto nila makita ang ating video. Dito, guys, andito na yung video natin. Gusto mong makinis na puto. Wow! Malambot na puto. At masarap syempre na puto. Yay! Okay, dito, guys, sundan yung ating recipe. Napakasimple lang natin ingredients dyan, ha? Dalawang egg lang nilagay ko dyan, guys, kasi medium lang. Medium, dalawa. Pero pag malaki, ay pwede na yung isang piraso. Okay? Ayan, kailangan natin ng 400 ml na water. Ating pinch na asin. Ayan, titingnan natin mabuti, ha? Ayan, ang ating vanilla. Depende sa inyong flavor, kung anong flavor ang gusto po ninyo, ha? Pwede kayong maglagay dyan ng ibang flavor. Okay, ito yung mano-mano basis lang, ha? Ayan ang ating 200 grams white sugar. Okay, meron din tayong cups dyan, ha? Conversion, okay? Meron din tayong shortening lang or butter. Pwede na yon. Okay? Ayan, haluin lang natin, ha? Na matunaw ang ating sugar. Ayan, titingnan natin mabuti. Lagyan din natin ito ng baking powder. 2 tablespoons at ang ating 2 tablespoons din na powder milk. Any powder milk yan, ha? Basta masarap at original. Okay? At ang ating 1 tablespoon din na yeast, a teaspoon na yeast, okay? A tablespoon nga din, okay. Ngayon, guys, dito tingnan natin mabuti, guys, ha. Ayan ang ating kalahating kilo ng all-purpose or cake flour, okay? Habang hinahalo natin yan, hihingi ako sa inyo ng favor. Huwag kalimutang i-like, i-follow ang ating Learn Baking with SNJ Facebook page. At ang ating YouTube channel, maraming salamat. At personal account ni Jesse Anos. Ayan na. Alalay lang kayo sa tubig, ha? Alalay lang kayo paglagay dyan kasi may mga flour tayo na matakaw sa tubig para maalalayan natin. Dito naman, hindi naman talaga super lambot ang ating timpla ng puto. Ito'y katamtaman lamang, ano? O, pag ganyan ang ating dough or ating butter ng puto, ayan, pwede na nating ilagay yan. Susukatin nyo lang, ha? Sa ayan ang aking small na molder ng puto, ha, ayan, nilagyan. At meron din tayo dyan medium. Okay? Tama na nyo lang na makaabot siya sa halos sa labi ng ibabaw ng ating molder. Ayan ang aking silicone molder sa medium size natin. Ayan ay malaki, ha. Medyo malaki yan. Ayan na, paalsahin natin ito, guys, ha, bago natin isalang. Pero nakapagpakulo na tayo ng tubig natin sa steamer na mayroong suka. Konting patak lang ng suka. Para pag-maintain, para maputi ang ating puto. Okay? Ngayon, ha, ayan, titingnan natin mabuti, ha. Lagyan na natin ng cheese dyan sa ibabaw. Titingnan dito, guys, ha, napakaraming recipe ng puto. Pero dito sa puto natin, sariling develop, sariling version ng napakaraming tinda nito, guys. I-try nyo po ito. Mamangha kayo sa lasa at kinis ng ating puto cheese. Okay? Ayan, bago natin isalang yan, ha, kailangan naka-resting na siya para gumalaw ang ating yeast. 30 minutes lang. Ayan, yung maliit na yan, naluluto lang yan sa 15 to 17 minutes sa mahinang temperature lamang. Ayan, unahin ko pagtanggal yan kasi ngayon luto na yan. Nasa ilalim yung ating malalaki at yun na may lulutuin din natin sa 30 to 34 minutes. Okay? So maraming salamat, guys, ha. Maraming salamat sa pagpatuloy na support niyo sa ating video, sa ating Learn Baking with SNJ, sa ating mga recipe and tutorial videos. Maraming salamat sa inyo. Ayan, luto ng ating medium na puto. Ayan, napaka-kinis talaga ng ating puto, guys. Yan, pag inyong masubukan yan, napakaganda ng ating recipe ng puto. Ay, katamtaman lamang yung tamis, ha. Katamtaman lamang ang tamis ng ating puto. Napakaganda. At sobrang kinis din ito. Wala kayong masasabi dyan. At pag na-try ninyo ito, itag nyo ako. Pag mag-comment kayo, sabihin nyo kung saang bansa kayo o saang lugar kayo. Maraming salamat. Ayan ang ating full of recipes ng ating puto. Maraming salamat. Napaka-floppy ng ating puto, guys. Happy baking!